Magandang-magandang araw po sa ating lahat. I know we are all excited sapagkat po mamayang hapon na po ang ating CIY Youth Radicals 20th Anniversary. Kaya isa po sa ating pong idadalangin mamaya yung pong success po nito because of the power of the Holy Spirit. Hindi lang po ito isang event, kundi ito po ay greater and major move of the Lord, lalong-lalo na po para sa mga kabataan. Kaya yan po ay ating idadalangin na magkaroon po tayo ng magandang weather and at the same time po, yung lahat ng gagawin po natin doon ay magbigay ng kapurihan sa ating pong Panginoon. And most especially, lahat po ng mga isasama po natin doon, we will pray na sila po lahat ay tatanggap sa ating pong Panginoon. Ngayon pong oras na ito, we just want to thank the Lord sa buhay po ni Brother George David. Naging very successful po ang kanya pong operation. Pwede po ba nating palakpakan ang Panginoon po doon? Praise God. Hallelujah. And today, we just want to greet lahat po ng mga humihingi po ng prayer, pero hindi lang po sila nagbibigay po o nagsisend na kanila pong mga prayer request. They are engaged at the same time. Kaya we are encouraging lahat po ng mga nagsisend po ng mga prayer request that we will not only send our prayer request, but we will also engage. Maaring hindi ko po kayo mababasa yung ilan lang po sa mga nakikita ko po na sila ay nagbibigay ng request na prayer and at the same time, sila rin po ay kasama nating nananalangin. Isa po dyan ay si Tita Elena Sikat, si Kuya Randy Manyakob, si Ate Beng Malonzo, Tita Nati Magkaling, si Tita Paz Miglat, si Ate Christina Go, si Kuya Alberto Bachelor, at ganoon din po si Ate Marifee at si Kuya Joseph Minay na nagpipray po na bigyan po sila ng anak ng ating pong Panginoon. At sa lahat po ng mga maaring hindi po nabanggit, keep on engaging. We believe that there is really power as we join our faith in praying sa lahat po ng mga kahilingan. Maaring yung mga iba, hindi po ito personal na prayer request po natin. Maybe one of the members of the family or loved ones, napaka-importante, we intercede for them sapagkat ang Diyos po natin ay nakikinig sa ating po mga panalangin. Tayo po ay magpipray po for our opening prayer and after this, tayo po ay sasamba sa ating Panginoon. Pagkatapos nating sumamba, tuloy-tuloy na ho tayong mananalangin para po sa mga panalangin po nating sinasagawa araw-araw. Pwede po bang iyuko natin ulit ang ating po mga ulo, ipikit po ang ating mga mata, and let us just ask for the guidance of the Lord today. Thank you, Jesus. Lord God, we thank you for another day that you have given us. We thank you for the power of intercession. You have given us the authority to pray. Salamat din po sa pananampalataya na patuloy na umaangat sa pamamagitan ng mga naririnig po naming mga salita na galing po sa inyo. And we also thank you for the answered prayers that we have already received and for the answers to our prayers sa pamamagitan, Panginoon, ng mga idadalangin namin ngayon. Amin na pong pinapasalamatan ang aming Panginoon sa mga sasagutin niyang mga panalangin. Hindi pa po namin nakikita, hindi pa po namin nararamdaman, pero naniniwala po kami na ito po ay tinugon na ng aming pong Panginoon. Sa oras pong ito, sasamba po kami kasama ng lahat ng mga kapatiran po namin. Gusto po namin ikaw ay aming maparangalan sapagkat naniniwala po kami ikaw ang Diyos na karapat dapat na purihin, sambahin, dakilain. Pagising pa lang po namin sa umaga, yan ang laman ng aming puso na ikaw ay aming pong bigyan ng papuri. Ibigay sa iyo ang nararapat na pagsamba. Sa oras pong ito, tanggapin niyo po ang lahat ng pasasalamat, papuri at pagsamba ng bawat isa po sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin ng lahat po ay magsabi ng Amen. Tayo pong lahat ay sumamba sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Napakabuti mo, O Diyos. Maraming maraming salamat po, O Diyos, sa inyong pagmamahal. We love you, God. And our
heart's desire is to give you the praise and worship that you alone are worthy of, O God. Thank you.
pang panahon, natatangin kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wakas na pagsintay iyong tingi, wakas na pagsintay iyong tingi, wakas na pagsintay iyong tingi. Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sambahin ka, Panginoon. Dakilain ang iyong pangalan. Gaya po ng aming pong inawit, hindi po kami mapapagod sa pagpupuri, sa pagsamba sa inyo. Hindi rin po kami mapapagod sa pananalangin, sapagkat kami po ay may buhay na pag-asa, may buhay na Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin. Kasama ng lahat ng mga kapatiran dito po sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, nagkakaisa po kami sa isang diwa ng pananalangin, isang diwa ng pagsamba, at tuloy-tuloy na ipapanalangin namin ang aming pong bansa, sapagkat yan ang isa sa tinanggap po naming responsibilidad bilang mga Kristiyanong Pilipino na aming ilalapit sa inyo ang aming pong bansa. All together, lahat po tayo, pwede po ba nating iunat ang ating mga kamay, saan man po tayo naroon. And let us declare blessing to our nation right now. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kami po ay tumatayo sa inyo pong binanggit, even in the Old Testament. At ito po ay may kaugnayan pa rin sa nangyayari po sa aming bansa sa oras na ito. In the name of Jesus Christ, if your people called by your name shall humble themselves and pray and seek your face and turn from their wicked ways, then you will hear from heaven, you will forgive our sins and heal our land. Bagamat ito po ay binanggit po ninyo sa mga Israelita, salamat na idugtong po kami sa iyong pangako. Thank you, Lord God, for that faith na nasa amin nang tinanggap ka namin bilang sariling Diyos at tagapagligtas. At inaangkin po namin ang pangakong ito para po sa aming pong bansa. Lahat po kami lumalapit sa inyo. Lahat po kami ay umaasa sa inyo. May kagalingan na mangyayari sa aming bansa. May pag-angat na mangyayari sa aming bansa. May pag-aayos na mangyayari sa aming pong bansa. We are declaring greater unity in this nation. Hallelujah. Unang-una sa lahat ng mga mananampalataya, lalo pong lalalim ang pagsamba at ang pananalangin para po sa bansang Pilipinas. At sa lahat ng mga panalangin na naisagawa noong panguna, naniniwala po kami, Panginoon, na magkakaroon ito ng katuparan. Magkakaroon po ito ng kasagutan. Thank you, Jesus. And right now, we are declaring righteousness will prevail in this nation. Mula po sa Malacanang, sa Senado, sa Kongreso, sa lahat po ng mga kapitolyo, lahat ng mga munisipyo, even Lord God, down to the level of the barangays, at sa lahat, Panginoon, ng mga kabataan, maging sa mga marketplaces, all government agencies, lahat po ng mga private sectors, let the preaching of the gospel be manifested in these places. Magkakaroon ng mga open doors na kung saan magiging magaan ang pangangaral ng iyong salita. There will be, Lord God, a change of atmosphere in this nation. Mararamdaman sa buong Pilipinas yung pong bukas ang puso ng mga tao. Magaan ang pangangaral ng iyong salita. Magaan ang pagsamba. Sapagkat lahat ng mga hadlang
ay aming sinisira sa makapangyarihang pangalan ng aming pong Panginoong Jesus. There is a clearing of the air in the name of Jesus. Yung pong spiritual atmosphere ng bansang ito ay nakakaroon ng kalinisan sapagkat mas makapangyarihan ng Diyos na siyang naghahari sa amin kaysa sa Diyos ng sanlibutan. At yan ang aming deklarasyon sa bansang Pilipinas. Magiging magaan din ang pag-angat ng ekonomiya. Hindi kami titingin sa negatibong nangyayari. We take hold on what you have promised to this nation. Humahawak po kami sa mga pangako po ninyo. Yan ang aming tinatayuan. Yung pong pangitain para sa bansang ito ang siyang aming nakikita. Kaya tuloy-tuloy ang panalangin. Tuloy-tuloy ang pagsamba. Tuloy-tuloy yung malasakit na isasagawa para po sa bansang ito. Salamat po. Salamat po sa iyong katugunan. Thank you, Jesus. Now let us pray for our families. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'll give you time to pray for your own family members. Mention the names and after that, magkakaroon po tayo ng corporate prayer. Thank you, Jesus. I declare blessing right now sa lahat po ng mga family members, sa lahat ng mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Dalangin po namin ang kanilang kaligtasan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi po kami papayag. Kamukha po ni Noah at the time na siya po ay gumawa ng arko, naligtas ang buong sambahayanan po niya. Iningatan po niya ang kanyang buong pamilya. Lord God, every family, we have the responsibility that salvation will be preached in every home. We have the responsibility na magkaroon ng magandang samahan sa lupo ng tahanan. Yan ang aming dinadalangin. At kung meron ka mang nakikita na hindi ayos na mga pamilya, yung mga relasyon na nasira, we pray for restoration. We pray for reconciliation. Dalangin po namin yung pagdami ng mga kabataan, lalong-lalo na po dito sa Pampanga, na sila po ay may mga depression at gusto po nilang umuwi na sa Panginoon. Oh God, we are praying that this depression be rebuked in the powerful name of Jesus. We rebuke the spirit of depression sa pangalan ng Panginoon Jesus. Yung suicidal cases na aming naririnig, dalangin namin matigil na ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Magkaroon ng guide ang mga kabataan. Magkaroon ng magandang samahan sa lupo ng tahanan na kung saan magbibigay ito ng encouragement sa bawat pamilya para magkaroon po sila ng pag-asa sa lupo ng sambahinan. Magkakaroon po ng matindi at malakas na pananampalataya sa lupo ng tahanan. Na anuman ang sitwasyon, hindi po sila titigil na manalig sa aming Panginoon. Hallelujah! At dalangin po namin, hindi po magkulang ang mga pamilya. The Lord will supply every need. Lalo kang magpapakilala na ikaw ang aming dakilang pastor. Lalo mong ipaparamdam yung inyo pong mga pangako that you will never leave us nor forsake us. As you have mentioned that in Hebrews, Lord God, na sinasabi po ninyo that we will learn to be contented in whatever state we are. And in that case, because it says in your word that you will never leave us nor forsake us. Hindi po kami magkakaroon, Panginoon, ng pagdududa sa mga nangyayari sa aming pong buhay. Sapagkat may Panginoon na kumakalinga sa amin. May Diyos na hindi kami iniiwan kailanpaman. Kaya yan po ang maghari sa lupo ng tahanan. Hindi pagdududa, hindi po pag-aalinlangan,
hindi po takot, kundi pananalig, pagtitiwala, pag-asa, pagsamba ang siyang makita sa loob po ng bawat tahanan. In the name of Jesus. At dalangin po namin lahat ng mga anak na kumuha po ng nag-exam po sa kanila po mga board examinations, ito man po ay sa nursing, sa civil engineering, o lahat pa, Panginoon, ng mga board examinations na pong ginawa. Aming pong dalangin, every member na nagpipray for their children, salamat po, Panginoon, nakapasa na po sila sa pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. At dalangin namin yung pong walang trabaho, ikaw ang magbibigay po ng trabaho. We thank you for opportunities in their lives. At yung pong mga nagtatrabaho na, we thank you na iaangat po ninyo ang kanila pong kabuhayan. You will bless every work of our hands. Thank you, Jesus. Salamat po sa pamamagitan ng pinagsamang panalangin. Marami po kaming makikita, mga pamilya, na mag-a-attend sa inyong gawain. Not only a single person, but every family will attend as a family sa gawain po ng Panginoon. Thank you, Jesus. Can we just pray right now for the church? Hallelujah. Ipag-pray po natin yung Back to Church Sunday. Pag-pray po natin yung 20th anniversary mamaya ng ating po mga youth radicals. Hallelujah. At ipag-pray po natin lahat ng mga churches not only here in the Philippines but even in other nations. Oh God, we thank you for the unity of the church. We thank you for your blessings sa church. Sa lahat, Panginoon, na mga gawain isinasagawa dito po sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Dalangin po namin ang growth. Dalangin namin na lalong dumami po ang mga care groups. Lalong dumami po ang mga care group leaders. Lalong dumami po ang mga guides. Sapagkat ang sabi ng iyong salita, ang mga tao ay para po silang mga tupa na walang pastol. Kaya ang mga taong ito, dalangin po namin, magkaroon po sila ng mga leaders. Magkaroon po sila ng mga guides na may malasakit. At sa pamamagitan nito, magkakaroon po sila ng tamang daan, direksyon ng kalapong buhay. Dalangin din po namin kung meron kang nakikita ng lalamig sa aming pong mga kasamang mga naglilingkod sa inyo, kasamang sumasamba. We pray for revival. We pray that the passion will be rekindled. Lalong umangat ang pagsamba at pananalangin sa iyo pong gawain. At sa lahat ng nagpapagawa, Panginoon, ng kanilang mga sanktuaryo, let there be an open heaven. You will let them experience that God is the supplier of every vision na iyong ipinagkaloob sa iyong iglesia. In the name of Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga pinapatayong mga sanktuaryo, mapupurihan ang iyong pangalan. Lalong dadami ang mga dadalo at magiging disipulo ng aming pong Panginoon. Dalangin din po namin yung pong anniversary po mamaya ng CIY Youth Radicals. Lord God, we thank you for the 20th anniversary. Hallelujah. Salamat po sa magandang panahon. Salamat po sa mga dadalo, hindi lang ng mga kabataan, maging yung mga magulang na makakasama po doon. We pray for the glory of God. We pray for the cloud of glory. Kung paano po iningatan po ninyo ang mga Israelita sa kanila pong paglalakbay sapagkat ipinakita po ninyo yung malasakit sa kanila pong paglalakad. And even at night, there is the pillar of fire na sa panahon na yon ay pinakita po ninyo walang lugar na hindi nyo ipaparamdam na ikaw ay aming kasama. Kaya doon po sa SM Amphitheater, iparamdam nyo po sa amin na kasama ka po namin. Hallelujah. This is a major move of God. And we are, Lord, claiming the salvation of our young people. The salvation of every child, of every youth. At sa pamamagitan nito, you will establish a lot of leaders. We claim what you have promised in the book of Joel chapter 2. That in the last days, you will pour out your spirit on all flesh.
our sons and daughters will prophesy. Kasama po, Panginoon, sa mga magpa-prophesy, sa lahat ng mga mangangaral, ito pong mga kabataan na aming pong dadalhin sa iyong banal na presensya. Magkakaroon ng katuparan ang inyo pong pangako, ang inyo pong ipinahayag noong una pang panahon. Our young adults, Lord God, they will also see visions. Old men will dream dreams. Let there be a manifestation of this promise in these last days. Hallelujah. Kaya inaangkin po namin ang isang matagumpay na gawain po mamaya. Hindi sa lakas ng tao, hindi sa karunungan ng sinuman, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. You will even, Lord, accompany your word with signs, wonders, and miracles. Lahat ng bahagi ng programang ito ay pagpapalain po ninyo. It will be Spirit-led and Spirit-filled in the name of Jesus Christ. Lahat po ng preparations pa po ng mga kabataan at lahat ng mga kasama po sa major move ng Panginoon this afternoon. We pray for strength. We pray na sila po ay magkaroon lalo ng malalim na pagkakaisa at iparamdam niyo po sa kanila yung pong amazing grace, sustaining grace na ipinaramdam po ninyo ng matagal na panahon at ito po ay ipaparanas po ninyo minsan pa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For our last prayer, ipag-pray po natin sa oras na ito ang lahat po ng mga may karamdaman, lahat po na nangangailangan ng financial breakthrough, lahat po ng mga personal prayer requests. Hallelujah. Bagamat hindi po ako magme-mention, ang gagawin po natin sa oras na ito, even I will not mention names. Sa lahat ng may karamdaman, let's believe God. Pakipatong po ninyo ang iyong kamay sa bahagi ng iyong katawan na meron pong karamdaman sa oras na ito. I am agreeing with your prayer right now. Let's have unity sa oras na ito. Let us believe God. Ang sabi po ng centurion, just say the word and my servant will be healed. Yan po ang ating declaration ngayon. As we mention the word of God, healing will be released. Financial breakthrough will be released. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Panginoon, nakapatong sa bahagi ng katawan ang aming pong mga kapatid, nakapatong ang kanilang mga kamay. At naniniwala po kami sa kapangyarihan ng panalangin. Ang sabi po ng Biblia, ipapatong namin ang aming mga kamay sa mga may karamdaman at sila'y magsisigaling. Kahit wala pong pastor sa mga tahanan, subalit kami pong lahat ay mananampalataya. At inaangkin po namin ang pangakong ito. O God, right now, we declare healing from head to foot. Lahat ng may sakit sa ulo, sakit sa puso, sakit sa kidney, sa lahat ng mga veins na may mga barabara, malusaw ang mga barabara ito. Lahat ng may mga bukol, mga masses, mga myoma sa katawan, matunaw sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat ng may mga matataas na presyon, maging normal ang mga blood pressure. Lahat ng may matataas ang kanilang blood sugar, maging normal sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat ng may mga UTI, nahihirapan sa pag-ihi, lahat ng mga maliliit na bato-bato ito, ay matunaw sa pangalan ng Panginoong Jesus. Maging yung bato sa gallbladder, sa kidney, matunaw sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat ng may pamamaga sa katawan, pamamaga sa paa, sa tuhod, maging sa likod, magkaroon ng normal na pangangatawan sa oras na ito. Lahat ng mga hindi nakakatayo, hindi na igagalaw ang kanilang katawan, lahat ng na-stroke, bumangon kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Maramdaman nyo sa oras na ito ang kagalingan ng Diyos. Hallelujah. Yes, yes Lord. At sa lahat ng mga nangangailangan ng financial breakthrough, lahat ng mga babayaran, we are declaring wisdom that comes from you.
We are declaring miracles. Lahat po ng mga businesses ay pagpapalain nyo. Lahat ng gawa ng aming kamay ay iaangat po ninyo. Lahat, Panginoon, ng may mga pagkakautang, hindi po sila madidepress. Ikaw magbibigay ng wisdom sa kanila para alam nila ang kanilang gagawin. Because in the Word, it says in Deuteronomy 8:18, "For it is God who gives us the power to get wealth. He gives us the ability. He gives us the wisdom." At yan ang aming inaangkin, yung pong financial breakthrough sa mga kapatiran po natin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po kami nalangin ang lahat ng sabi ng Amen. Amen. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wag ka sa pagsintay iyong tingin, kalagin